pagkumparahin naman natin yung performance ng vice president po natin ngayon, si VP Sara, kumpara po sa figures ni Lenny noon. Sabihin ko sa inyo, olats na olats. Masasabi po natin na yung naging VP vice president po natin noong anong year yun? 2016 hanggang 2022. Talagang wala tayong pakinabang nun. Hindi natin napakinabangan, mga kababayan. Kasi napakalayo niya kay VP Sara Duterte. Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Ito. Approval yan ni VP. Tapos 80 yata yung kanyang trust rating. Gusto kong i-kuan dito yung figures po kasi same period, mga kababayan. Kung sino talaga yung nagsisilbi, sino talaga yung nakita ng mga Pilipino na may ginagawa po, hindi yung nag-aabang lang, in pa kung hindi pa nga medyo binibiro-biro or kinukulit-kulit ng media si Tatay Digong noong 2016, eh hindi niya tatawagan si Lenny na, ma'am, okay ba sa iyo yung ano? Housing? 'Di ba? Ganun 'yon. 'Di ba? 'Yun yung right term, tamang term. Okay ba sa iyo yung housing? Department of Human Settlement and Urban Development. 'Di ba? Ganun po mga kababayan, tinanong siya ni Tatay Digong, kaso inabot ba ng buwan? Tapos nasama pa sa interagency po ng ano na naging drug czar pa. 'Di ba? Kaso wala pang kopya ng figure, ang ginagawa nagkakalat po. Sa United Nations, sa European Union, sinisiraan yung gobyerno natin. Kahit papaano may pakinabang ang vice presidente natin ngayon. Talagang ang ganda ng tandem nila, working relationship, ika nga, na meron sila ni Pangulo. Sino man yung mataas sa kanilang dalawa, mga kababayan, ito ha, sa akin, dito sa content natin, dito sa live ko, ha, dito sa channel natin, sino man po ang mataas sa kanilang dalawa, sa kanilang trust and approval rating, sa tiwala ng taong bayan, hindi po bali yun. Dahil maganda po ang kanilang tiwala sa isa't isa. Hindi po katulad noong panahon ni Lenny, tsaka ni Tatay Digong, si Tatay Digong nasa 70, tapos si Lenny, pambira, nawala ako ha. Sorry. Ayan o. Sorry, nawala po ako. Kung si VP Sara merong 80, 85, mga kababayan, 83 pala, 83, the same period, si Lenny merong 30. 30 po. Terti lang si Lenny. Ang layo, 'di ba? Ang layo. Ayan. Kaya sabi ko, iba po yung pakinabang ni ano. Iba po yung pakinabang or iba po yung nagagawa ni VP Sara ngayon. Talagang may pakinabang po sa mga kababayan. Talagang may function siya, official function, na very beneficial for the Filipino people. Yan po yung ano, term na gamitin natin. Okay. Dalawa na lang ba? Uy, tama. Dalawa na lang. 25,000 na tayo. Char. Ayan. Ma'am Divina, halata naman itsura pa lang ni ano. Yung... Ano ba yung pangalan niya pag ano, pag tinagalog nyo? Diba, bahala na kayo. Ma'am Yulia, ayoko mag-create ng gulo ah. Beauty Roo, Isko Sara naman talaga si... ba't tequila? Tequila, diba? Noong... tequila? Tequila po yan. Pambira talaga to. Grace Seto, live ba talaga to? Live po tayo. Nasi Sabiliano, hindi totoo ang survey nila. Gusto lang mangasar kay PBBM. Oh, Dang Metro, correct ka dyan. PBBM, VP Sara, best tandem ever after the Apolacay tsaka Tolentino tandem before EDSA. Tama, totoo po. Ayan.
yung peg na okay, G, ang CS napanood ko yun. Ayan, compared kay Len-Len, useless talaga si Len-Len po, mga kababayan, kumpara kay BP Sara. Ayan. Idol, wag mo naman kahit pa paano sabihin na may pakinabang talaga ang BP natin yan. Okay po, maraming salamat, Sir Roger. Okay, salamat sa correction. Ina-accept natin yung mga ganyan, mga kababayan. Nasi Sabiliano, nangangasar lang sila sa PBBM supporters, hindi totoo yan. And hindi ako satisfied dyan sa ratings ng ating Pangulo dahil sa sipag niya, halos walang tigil sa kakatrabaho. I think po, mga kababayan dito, sana ba yung rating na kanina? Ito, pakita ko ah. Ito naman po, ang nakalagay dyan is approval. So yung talagang naniwala, yung solid po yung tiwala, is 78% po ah. Yung nag-disapprove lang talaga is 5%. May undecided po na 16%, mga kababayan. Na yung undecided na yan, eh yung mga yan kahit papaano, for sure naniniwala po yan na may ginagawa ang administrasyon na to ni Pangulong Bongbong Marcos with BP Sara Duterte. Yung mga undecided na yan, naniniwala po yan. Yung talagang disapprove lang, alam nyo na, iilang porsyento lang po yan sila, lilimang porsyento lamang po. Talagang napakakunti lang nila. Napakakunti lang po nila, mga kababayan. Ayan. Okay. Ganun ba? Wow! Ayan po, mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Dahil tayo'y umabot na ng 25,000 subscribers dito sa ating YouTube channel. I was very humbled, mga kababayan, sa tiwala at suporta na pinagkakaloob nyo po. Alam nyo naman, nagsimula po tayo sa zero. Alam ni Ate Mads yan, si Ma'am Yuli, alam yan, si Dipina, alam po, mga kababayan, na nanggaling tayo sa zero talaga dahil tayo po nag-change ng channel, 'di ba? Lumipat tayo ng channel. Binuild up natin 'tong Joshua Corpus. Hindi po 'yan effort ko pang sarili. Effort po nating lahat 'yan. Tulungan niyo po ako. Ito ah, hingi po ako ng tulong sa inyo, suporta sa inyo na mas dumami pa tayo. Dahil hindi ko rin po iiwanan si Pangulo tsaka si BP Sara Duterte. Ituloy ang pagbabago po yan, mga kababayan. Ituloy po ang pagbabago. Itutuloy po natin yan. Sabi ko nga, kung 2028 si BP Sara ang magpe-presidente, why not? Diba? Basta sa akin po, maasahan nyo po ako pagdating po sa pag-deliver po ng mga balita na yan. Alam ko may mga grupo, may mga DDS, yung ilan doon, mga pures, bumaliktad kay Pangulo. Di natin alam kung ano ba yung pinaka-punto, bakit bumaliktad sila. May mga dating sabi, loyalista daw sila na na-discourage ko no kay Pangulo na bumaliktad din, mga kababayan. Pero tayo, do DDS ako. Salamat po sa inyo. Ang dami pong mga loyalista sa inyo na buo yung tiwala sa akin. Alam ko po yan. Napakarami po, mga kababayan. Salamat po, mga kababayan, sa tiwala na to na pinagkaloob nyo po sa atin. Hindi po basta-basta. And, iba kasi basta, yung nagsimula ka sa zero eh. Iba, mga kababayan. Thank you po sa inyo lahat sa tiwala nyo na yan. Patuloy po nating ilalabas kung ano po yung mga totoong nangyayari sa bayan po natin. Itong mga balita na yan, do hindi po yan pinapansin. Hindi po yan binibigyan ng tsansa sa mainstream. Ilalabas po natin yan dito. Do hindi po tayo bayad, hindi po tayo sweldado, mga kababayan. Kung makikita nyo lang tong pesto ko. Pabira, ilan di pa lang to.
Napakainit mga kababayan, pero walang problema. Bakit? Eh, kung madi-deliver ko naman ng totoo, ng maayos po yung content ko, eh, walang problema, hindi bali sa akin yun. Ma'am Giang, Giang, si Bisaya ka sir, nakapuyok og Dabaw, sugod 2008, hantod 2020. Dito ko naka Squilag College 2010 hantod 2014, Davao City mismo. Ayan. Oh, so yun po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po tayo sa pag-debunk. Patuloy po tayo sa pagbangga sa mga sinungaling na mga alam natin hindi po dapat patulan, pero papatulan natin ang mga fake news mga kababayan para yung totoong balita, lalong-lalo na po kayo na mga OFW, malaman ninyo kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa bayan po natin. So yun po, magandang hapon, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat mga kababayan ko.